Ayan, okay na ba? Tingnan mo nga. Okay, good na. Okay na, background, hindi na ma, ano, no, ma, malabo. Okay, sumula na tayo. Uy! So, eh, bebe, nadali na naman ako nito. Grabe, na. Gutom lang yan, oh. Welcome back, guys. Muntik na akong mabalian ng balakang doon. Gutom nga lang kasi, oh. Kumain ka muna. Kasi si Commander, maraming kalukuhan to. Kung inaasahan nyo, naaalisin yung kukuhan. Ayan, so, welcome back, guys. Alam yung online po. Pati hello, muna, guys. Welcome ulit sa ating channel, Kalimay Online. Ayan. Merienda tayo. Gutom na si Tigasin, eh. Kaya nahuhulog sa upuan. Inalis mo eh. Ito, dumituloy ng shirt ko. Ayun, buti black yung shirt ko. So, ayun guys. Pangit ano. Hindi kita. Labo. Ito lang nila ulit mamaya. Hindi naman ito yung magiging content natin. Itong hakong coins guys. Ano to? 10 piso na uncirculated. Pero hindi naman ito kasi yung magiging content natin eh. Dala ko lang kasi ito eh. Tingnan ko, napakaganda kasi. So, ang magiging content po natin ngayon guys, eh, kasi kanina, meron ako nabasang article, nag-search ako. Nabasa akong article, so English yun. Nabasa ko lang, binasa ko, inintindi ko lang ng content. Meron kasi nga, sa pangungulekta, sa pagiging coin collector, hindi po kasi basta-basta ito. Meron naman din itong mga benepisyo. Mayroon pong benepisyo sa pagiging coin collector. So, magpapaliwanag lang tayo ng konti. So, samahan nyo kami hanggang dulo. Okay, guys. Yung ang ating pag-uusapan ngayon, ano, meron nga bang, kasi may mga katanungan, meron nga bang benepisyo ang pagiging isang coin collector? Meron bang, bakit tayo dapat magsimula ng pagiging isang coin collector? Ayun. So ikaw, Ube, patingin mo, ano ba ang kagandahan ng pagiging isang coin collector? Tapit ka, baka di ka marinig. Para sa akin, ganda merong coin collector para maraming, parang teacher lang yan eh. Magandang merong teacher para may matutunan. Di ba? Matutunan sa mga barya. Sa lahat. Sa lahat ng barya. Hmm. Alam natin na tulad niyan, tulad ko, hindi ko alam na yung pera na yun. Basta ang alam ko lang yun, ibigay sa lang. Tindahan. Hmm. Yung pala, may halaga pala yun. Nakikilala mo yung mga barya. Ayun. So ito guys, kasi kanina lang naman kung nabasa yun. Eh, no? Magpapaliwanag lang ako doon sa abot ng aking makakaya. Kasi hindi naman tayo numismatic. Eh, no? Meron kasi mga reason at mga benepisyo sa pagiging isang coin collector. Siguro meron lang dito mga pitong dahilan. Siyempre, unang dahilan yan, pag ikaw ay isang coin collector na, no? Unang-una guys, hindi naman dapat ikaw ay mayaman na tao para ikaw ay maging isang coin collector. Kasi sa ibang bansa, sa pagkakaalam ko, sa ibang bansa, ang pagiging coin collector po ay libangan po ito ng mga mayayaman. Kahit nung unang panahon pa eh, ang mga coin collector, yung mga hari, ayun ang kwento dyan. Sila yung mga nagiging coin collector kasi nga sila yung merong pera. Sila yung merong pambili. Sila may kakayanang makabili. O sila yung may kakayanang makabili ng mga coin na talagang mga yari sa pilak at higit sa lahat yung mga yari sa ginto. Yan. Kaya dito sa Pilipinas guys, ha, marami nagsasabi ang pagko-collect daw ng coins ay boring, iba walang kabuhay-buhay. Mali po 'yon kasi ngayon napakarami na pong coin collector. Lalo nung nauso po yung mga vlogging niyan, 'di ba, yung YouTube. Marami nagka-interest kasi gaya ko noon, hindi naman talaga ako coin collector eh. Naging coin collector na lang din ako nung nakilala yung channel ko nung unti-unti lang. Lumaki. So, hindi po natin kailangang maging mayaman
para maging isang toy collector. Pwede po tayo magsimula kahit wala po tayong pera. Kahit bata, matanda, pwede pong maging isang toy collector. Hindi kagaya nung unang panahon, di ba? Sabi nila yung mga matatanda lang ang mahilig mag-koleksyon ng mga human barya. Pero ngayon, bata ka. Mas maganda nga po kung bata ka pala magsimula ka na. Kasi maiingatan mo yung mga koy na, mga koy na iyong makukuha. So, maiilan dahilan naman, dahilan dyan guys, Unang-una, make money, no? Pag naging coin collector ka, makagawa ka ng pera. Siyempre, parang investment mo yun, Lalo't yung makukuha mong mga coins, may value. Tulad dito, yung mga BSP series coins natin. Diba? Ang alam na tulad sa BSP series coins, for example, sa 10 piso, meron na po tayo mga hard to find dyan. Kung makakakuha ka nyan, at naitatabi mo yan, yun, magkakaroon talaga ng value yun. Siyempre, yung halagang 10 piso na yan, yung face value niya. Yung halaga nun, pag tumagal ng taon, ngayon, ang pinaka-hard to find ng 10 piso is nasa 5,000 na. Diba? So, kung tatagal pa ang panahon, magiging malaki ang value nun. So, pangalawang dahilan, bakit kailangan natin maging coin collector? Yung rarity and beauty ng mga barya. Ano pagka-include mo dun? Rarity and beauty ng mga barya. Hey guys, on the spot kasi yun. Hindi agad nakapag-isip si Commander. Ako na lang. Diyan na lang muna siya. Support na lang muna siya. So, rarity and beauty. Ito, dito naman, nakapaloob dito sa rarity and beauty ng mga barya. Di ba? Kapag naging coin lover ka na, pinahalagan mo na yan . Kasi ang coin, kaya naging coin yan, yung nag-design yan, mayroong pinatawag na art. Di ba? May art yan, hindi lang basta yung binuo. Di ba? Ma-appreciate mo yung ganda ng mga barya tulad ng mga barya natin. Alam nyo ba yung mga barya natin guys? Gustong-gusto ng mga foreigner. Gustong-gusto nilang kinokolek lang, especially US. Gustong-gusto nila yung pera natin. Kasi nga, maganda yung mga pagkakadesign ng mga barya natin. Tapos, yung mga rare na barya yan, ma-appreciate mo yan. So, ayan, pangalawang dahilan. May pangatlong dahilan, challenge. So, ayan, sigurado ako, may papaliwanag mo na yung challenge. Ayan, wala pa rin na isagot si Commander. Biglaan lang naman itong pag-plug natin. Sandali lang guys, subo lang ako. Fishball? Saan tayo? Nahanap yung... Anghang, wala anghang. Wala naman si Yuli kasi. So yun guys, doon tayo natapos sa challenge, no? Mag-challenge ka kahanap ng kung saan ba yung error nito tulad ko. Ayun, pwede yun. Lagi akong naghahanap, ano ba, error nito. Ayun, nakumakita. Hindi niya pa kasi naiintindihan. Pero tama yung sinabi niya, challenge yung naghahanap ka. Challenge. Napapaloob dito sa challenge. Yung matcha-challenge ka eh. Di ba? Kung halimbawa, kaya mo naman bilhin yung isang barya. Pero alam mong hard to find niya, matcha-challenge ka na gagawa ka ng paraan para makuha mo yung isang barya na yun. Lalo't umiikot pa sa sirkulasyon. Like for example, ayun nga yung mga PSP series coins natin, yung sa piso, yung hard to find na year 2005. Ayan. Yung iba dyan, bumibili talaga sila guys para lang makuha nila yun. Ako hindi pa ako bumibili nun. Meron lang ako mga ibang ginawa content na gusto kong bilhin nyo. Pero alam ko naman talagang mahirap ang buhay. Baka sakali ako na baka merong isa sa inyo mga viewers ko na merong set na gano'n. So, sabi ko kahit hindi set, at ilang years man lang doon, baka sakaling maunti-unti. So, kung ako po bibili ng coin, hanggat maaari sana, around lang yung malapit lang dito sa Bulacan or Quezon City lang, para kung sakaling bibiliin ko na yung barya, yung meet up na lang namin doon. Diba, mas maganda po yun at makikita nyo pa si Commander. Pwede pa tayo mag-picture-picture taking. At mayroon pang may sasama sa content dyan, diba? Makikita kayo sa aming channel. So, ayun po ang napapaloob sa challenge. Hindi lang to. Educational.
So guys, itong nabasa kong article kay Kwento eh. Matt Breed. Sir Matt Breed. Nabasa ko lang kanina yan. So, sinulat ko lang yung picture kong ano. So, educational. Ano? Bakit nga ba educational? Be? Educational yan kasi meron po tayong matututunan. Hindi lang unang-una. Kailangan mo pag-aralan mabuti. Mm-hmm. Kasi di ka pwede magkamali dyan eh. Dahil pag may, sila, may sinabi kang isang bagay tapos merong nakakaalam na hindi pala yun. Kaya kailangan alam mo yung sasabihin mo. Pag-aralan mo muna mabuti bago mo i-share sa kanila. Ayun. At higit sa lahat guys, yung mga barya natin, nakaukit dyan ang kasaysayan. Diba? Tama yung kasaysayan, diba? Like for example, si Jose Rizal sa piso. Kasaysayan yun. Inukit si Jose Rizal doon, naging kasi siya ang ating pambansang bayani. So, may history ang bawat pera. Yung mga commemorative coins. Yung 5 piso na ATM. Yung Lite Gold Landing, diba? Nakakasulat dyan yung pagbalik ni General Douglas MacArthur. So, commemorative coin yun, diba? 5 piso. So, yun, kasaysayan yun. Meron tayong matututunan kasi aalamin natin ano bang kasaysayan itong 5 piso na to. Hindi lang basta-basta ikukulik natin yan kasi kakibat na nun yung, ano, yung kasaysayan ng barya. Kaya halimbawa, may magtanong sa'yo, bakit nga ba ginawa ang barya ito? Kaya meron kami sasagot kasi ginawa ang barya yan. Kasi bumaba si General Douglas MacArthur. Anniversary, yan yung mga ganon. Doon pinapasok yung mga commemorative coins. So yun po, papanood niyo sa educational. Hindi ba ginawa yung barya para may panukli sa buo? Ayun, tama. Ginawa ang barya para may panukli sa buo. Meron pa, hindi mabubuo ang 10 piso kung wala kang piso. Yun, diba? Okay din yun. Tapos yung panglima. Kasi yung metal content ng mga barya, yung content niya, hindi lang yung brass, hindi lang yung nickel. May silver pa nga, diba? May ginto pa. So kung makakakulit ka ng mga silver at gold na coin, napaka-valuable po niya. Di po ba? So, yung pride mo nandun eh, meron ka niyan. Alam mo sa sarili mo, meron akong koleksyon niyan, gold dyan. Diba? Pag tumatanda ang gold, lalong kuan yan, lalong nagmamahal ang ginto at silver. Ayan. Tapos dalawa na lang, yung pagiging coin collector, hindi lang basta habis yan. Kung halimbawa kami, magkaroon na kaming anak. Ako, wala naman kasi akong planong... Ika-anak. Hindi yun. Wala naman akong plano na maging... Show. Wala naman akong plano na magbenta. Kaya naging coin collector na ako, pinanindigan ko na to. Pamblog ko na rin, nagbablog na ako. Siyempre, kumikita na ako dyan. Kung ano yung magiging koleksyon ko balang araw, iko-koleksyon ko lang yan dyan. Dyan na lang yan siya. Kaya album ko yan, i-display ko. Tapos, siyempre, wala naman akong planong ibenta. So, dati yung araw, mawawala na kami. Ipapamana namin yan. Yung hobbies na yon at yung mga coins na yon may ipapasa namin sa amin. So, magandang hobbies yun. So, tandaan po ninyo, ang libangan po ng pagiging coin collector eh, sa ibang bansa nga, mayayaman lang. Pero dito sa atin, pwede kahit di ka mayaman. So, yan. Lastly, relaxation. Pag coin collector ka, guys, di ba nakaka-relax? Nagkikilakilatis ka ng mga barya, nare-relax ka. Sa akin, nakaka-stress eh. Kasi, pag mo pa naiintindihan, bakit error? Asan ang error dito? Kasi, hindi ko pa naman kasi siya masyadong natuturo. Di siya nagpo-focus doon, ako lang yung nagpo-focus doon. Andiyan lang siya pag sinabi ko, halika, asama ka sa content ko. So, yun guys, relaxation. Doon na, napapalob niya, marirelax ka. Kasi nga, libangan mo. Passion mo yun. Masaya kang ginagawa kayo. Oo, parang kasi, yung iba nga dyan guys, nagiging professional nila ang pagiging coin collector. Mga numismatic. Sa ibang bansa, sa US, marami mga numismatic. Kikilati sila ng mga barya. Ayan, so, ayun po. Sana naipaliwanag ko ng maayos kahit hindi naman sa tingin ko. Okay naman, ano? Pwede na. Pwede naman, ano? Comment kayo guys dyan sa ating naging content ngayon. Sana na-appreciate ninyo yung binigay ng konting napaliwanagan sa abot ng aming makakaya. So, ayan po ang ating kabuuan ng content. Ayan, pwede ka na magsalita. Hindi ka na mo kailangan mag-isip. Magpaalam na lang. Ay, babuya guys. Ulit, maraming salamat sa pagsuporta ninyo araw-araw sa ating channel.
nag-iisip pa ako kung anong gagawin natin kay Tigasi sa susunod. Bye-bye! Huwag naman yung ganun, sakit sa baywang eh. Okay guys, ayun na po ang kabuuan natin konting sa mga bago lang dyan sa ating channel. Please subscribe. At siyempre pag-subscribe kayo magkasama yun. On your notification bell. Yung bell. Click nyo yung bell para ma-notify mo kayo pag meron tayo bago content. Susubakan nyo yung mga susunod natin. So, until next time po. God bless you all guys. Hope na kami.